Ngayong panahon ng pandemya, iba't iba na ang naging paraan para mamasko para sa mga ninong at ninang. Pangunahin na dyan ang e-wallet na iba't iba na rin ang naging gimmick. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Masiglang sumayaw sa Christmas song na ito ang 4 na taong gulang na si Jana. Yan ang paraan niya para mamasko ka ng ninong at ninang contactless. Sabi ng mommy ni Jana, mabuti na ang maingat lalo't andyan pa rin ang banta ng COVID-19. Nakasanayan natin yung tradisyon natin before na nagpapalitan ng regalo, yung mga bata, ganun. Pero okay lang din naman since marami naman ang paraan ngayon ng online. Kahit nagluwag na ang restrictions ngayon at pwede nang mamasko, may ilan pa rin mga ninong at ninang na online na lang daw magbibigay. Tulad ni Carlo na babawi raw sa kanyang 20 inaanak. Sa mga nasa malalayo, cash na lang daw muna ang pamasko niya. As far as yung Christmas spirit, medyo iba pa rin kasi yung personal na gift giving. Pero at least meron siyang alternative na pwede kang magbigay na walang physical contact. Madali na magpadala ng pera gamit ang e-wallets. Ang GCash merong send pamasko feature. Sa Paymaya naman, may send money feature. They can send pamasko anytime and anywhere to anyone, whether it's to another Paymaya account, to another bank account, o kahit send to someone na walang financial account via smart padala. Sa mga nag-iingat na ninong at ninang, hindi lang naman cash ang pwede mong ipadala gamit ang iyong e-wallets. Pwede ka rin magpadala ng virtual gifts tulad ng loads or vouchers, o pwede ka rin naman bumili ng regalo gamit ang iyong e-wallets at ipadala na ito sa bahay ng iyong mga inaanak. Mula pagkain, damit, libro at kung ano-ano pa, may partner retailer dyan ang mga e-wallet. Si Menandro bumili at binalot na ang regalo sa inaanak at ipadadala na lang. Toy car na lang daw imbis na cash. It's really better to give them something that they can use or they can play with. Mas ma-appreciate nila. Mapa-personal man o virtual ng pamimigay ng pamasko, nagpaalala ang Department of Health na laging mag-ingat at sumunod sa COVID-19 protocols. Lagi po natin tatandaan ang atin pong mga kabataan, those less than 12 years old, wala pa po silang bakuna. Mas maging mas maingat tayo para sa ating mga kabataan. At saka na po tayo magkita-kita ng harapan kapag po talagang sigurado na tayo, naligtas tayo sa banta ng Omicron variant. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5.